professional instruction, and training in the fields of education, arts and sciences, public administration, information technology, accountancy, law, and other relevant fields of study. It shall also promote research and extension service and provide progressive leadership in its areas of specialization. BUKSU Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. DXBU 104.5. DXBU 104.5. This is 104.5. DXBU 104.5. Hi, mga classmates sa kahanginan! Arat na sa Radyo Eskwela! Iandam ang inyong mga radyo, cellphone, bopen o papel. Ug ayaw kalimti ang paghugas sa kamot o pagsuot sa face mask sa dili pa magsugod ang klase. Para siguradong safe ka o nakatuon pa. Maminaw o makita ita uban atong mga teachers sa kahanginan. Matag Martes o Huwebes, alas 3 sa hapon, dinhi sa inyong paboritong estasyon, DXBU 104.5 FM. Og streaming live sa DXBU 104.5 FM official Facebook page. Og ALS 2.0 Malaybalay official Facebook page. Radyo Eskwela, magtuon ta! Alang sa mga pangutana, komento o sugestyon, i-contact ang RBI Radyo Eskwela sa numero 0936-600-3197 o 0961-785-2062. Maayong hapon kaninyong tanan uban sa atong mga suking tigpaminaw, especially sa atong mga ALS learners, parents, stakeholders ug sa tanan nga ALS implementers nga anaa sa ilang tagsa-tag sa kadistrito from districts 1 to 10. Maayong hapon usab sa atong mga DepEd officials sa Division of Malaybalay City nga gipanguluhan ni Dr. Victoria Vigazo, Schools Division Superintendent sa Division of Malaybalay City. Inubanan sa atong Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Elena S. Dahay. Ug usab maayong hapon sa tanan natong mga PSDS ug mga school heads nga nagapuso suporta gayod sa atong programa karong hapuna. Okay, ug sa atong Division ALS Task Force nga sila Ma'am Jasmine J. Adriatico, EPS of ALS, uban sa atong ALS Program Specialist, Ma'am Gretchen V. Catane ug Ma'am Ethel Jane Ligando. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Department of Education, Alternative Learning System, Division of Malaybalay City ug sa Bukidnon State University, College of Community Education and Industrial Technology and Extension Unit, Local Government of Malaybalay ug sa DXBU 104.5. Kami ang inyong teacher sa radyo. Ako si Teacher Valen, mobile teacher from District 1. Ako si Teacher Ethelyn, mobile teacher from District 5. Kami malipayon makiguban kaninyo sa atong programa nga Radyo Eskwela, kabot kay balo, libre alang kaninyo. Kung gustong makiglambigit sa atong programa karong hapuna, alang sa TM Globe subscribers, pwede mo mo-text sa number 0936-600-3197 o sa Smart 0961-785-2062. Akong sublion para sa TM or Globe 0936-600-3197 o sa Smart 0961-785-2062.
ug mutan-aw sa atong live streaming via DXBU Facebook page sa www.facebook.com/DXBUFM. Okay, so sa di pa nato sugdan ang atong episode karong hapuna, atong hinumduman nga sa panahon nga nakita sa pandemic, i-maintain gihapon nato ang social distancing. So pag naamoy kauban o sa pagpamina o pagtanaw sa RBI, always wear your mask. So mga learners, ianda mga atong mga ballpen o RBI worksheets ug labaw sa tanan, andamo nato ang atong kaugalingon alang sa pagpaminaw sa atong episode number 12. So unsa pa man atong gihulat? Ato nang sugdan ang atong episode karong hapuna nga giuluhan. Tubig ingatan, ito ay buhay. Mayong hapon classmate, ala stress na. Iandam na nato atong kaugalingon alang sa pagpaminaw sa atong klase diri sa Radyo Eskwela. Excited na kaayo ko ug ako naghinaot, ikaw excited pod sa atong klase karon. Andaman ang mga gamit pang sulat ug ayaw kalimti ang mga importante nga detalye sa karon nga lesson. Oh, nana si teacher, maminaw na ta. Ang kawanihan ng alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Tubig Ingatan, Ito Ay Buhay. Magandang araw mga kaibigan. Kayo ba'y handa na sa ating pag-aaral? Pakinggan ninyo ang rap na ito. Yeah. Ako si Juan B. La Cruz, linis na ang agos, buhay, ilog at sa pagkaragatan at batis kasi di ko matiis, sa mata ay masakit, marami nang nagkasakit, aking libid naninikip, nasa atin ang patunay, malinis ka sa buhay, tayo ang tulay, sana di na mamatay, ating mundo naman natili na buhay, oh, yeah. Marunong na kayong mag-rap, di ba? Bakit sinasabing ang tubig ay buhay? Ano-ano ang gamit ng tubig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ang aralin natin sa araw na ito ay pinamagatang Tubig Ingatan, Ito Ay Buhay. Yeah. Pakinggan natin ang isang kwento tungkol sa kahalagahan ng tubig. Ang pamilya ni na Pedro at Luisa ay nakatira sa tundo. Tatlo ang kanilang naging anak. Si Cecil ay second year high school. Ang dalawang nakababata naman ay nasa elementarya pa. Isang araw, Tay! Nay! May darating na bagyo. Malakas daw to. Dapat paghandaan natin to. Mag-impak tayo ng tubig at pagkain. Ayusin din natin ang mga gamit at ang mga kasangkapan sa bahay. Oo nga, Cecil. Narinig ko sa kapitbahay natin kanina. Ayun, parang iisang tao na kumikilos ang lahat dito sa ating barangay. Nako, napabalita rin yan sa radyo at telebisyon kanina. Paulit-ulit nga ang babala eh. Siguro, dapat na tayo mag-impak ng tubig. Di baling mawalan tayo ng kuryente, wag lang ang tubig. Importante kaya yan? Siyempre naman po, Nay. Wala pong mabubuhay kung walang tubig. Sabi nga po ng teacher namin sa science, ang tubig ay buhay ng lahat ng tao. Maging ang mga hayop at halaman ay nabubuhay rin dahil sa tubig. Tama ka, anak. Araw-araw kinakailangan natin ang tubig. Sa pagliligo, sa pagluluto ng ating pagkain, sa paglalaba at lalong-lalo na sa pag-inom. Tulad ng mga tao, anak, ang hayop at halaman din ay mamamatay kung walang tubig. O sige-sige, tama na ang daldalan. Tumulong kayo sa pagpupuno ng mga drum at balde para di tayo mawala ng tubig.
Dumating nga ang malakas na bagyo. Marami ang nasirang mga bahay. Nawalan nga ng kuryente at tubig sa bayan ng Tondo. Hay, salamat. Buti na lang po at nakapag-ipon tayo ng tubig, Nanay. Oo nga. Kung hindi siguro tayo nakapag-imbak, malamang mahihirapan tayo sa pagluluto ng ating pagkain. Marahil wala din tayong maiinom. Narinig pa ninyo? Mahalaga ang tubig sa ating buhay. Kailangan natin ang tubig sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya, kailangang marunong tayong magtipid sa paggamit nito. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik na sa normal ang lahat. Nagkaroon muli ng kuryente at tubig. Heto, pakinggan muli natin ang pag-uusap ng pamilya. Cecil, anak! May kumakatok! Tingnan mo nga kung sino yan! Opo, Nay! Nay! Water bill po natin! Ha? Naku po, ang taas! Nung isang buwan, 378 pesos lang. Bakit ngayon, 518 pesos na? Ano? Paano nangyari yun? Matagal naman na wala tayong tubig ah! Alam ko, Nanay. Paano naman po kung mag-toothbrush si Makmak, di siya gumagamit ng baso. Tuloy-tuloy na nakabukas ang gripo habang nagsisipilyo siya. Nako, yan si Makmak talaga. No isang gabi nga, hindi natin napansin tumutulo pala buong magdamag ang gripo. Nasira kasi ito eh. Dapat kasi ipinaayos iyon ng tatay mo kaagad. Sabi po ng teacher namin, kapag maglalaba daw po, huwag itapon ng pinaglabhan kasi pwede pa rin gamitin sa pagdilig ng mga halaman at sa paglinis sa kubeta. Matalino ka talagang bata, Cecil. Tama ka. Sabihin mo yan sa mga kapatid mo, ha? Lalong-lalo na kay Dodong na kapag naglilinis siya ng bisikleta niya, huwag gamitin yung hose. Dapat gumamit ng basahan at timba para naman makatipid tayo sa tubig. Sige. Tulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig. Dapat dahan-dahan ang pagbubukas, huwag agad itodo o isingkas. Mababawasan siguro ang bayarin natin sa tubig pag ginawa natin ang kaukulang pagtitipid at pag-iingat. Sunod na buwan, laking gulat nila na bumaba ang kanilang water bill. Sa kwentong napakinggan natin, malaki ang epekto ng pagtitipid o pag-aaksaya ng tubig. Ngayon, narito ang ilang katanungan. Ano ang mga gamit ng tubig? Bakit ang tubig ay buhay? Paano ang ginawa nilang pagtitipid sa tubig? Ano ang epekto sa pamumuhay natin kung mawawalan tayo ng tubig? Kayo, marunong ba kayong magtipid ng tubig? Ano ang balak ninyong gawin upang ipakita na may natutunan kayo sa aralin ito? Maaaring gumawa kayo ng poster tungkol sa kahalagahan ng tubig. Inyong napakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Tangi sa pagbalik ang replay sa maong lesson karong hapuna. Hi mga classmates sa kahanginan! Arat na sa Radyo Eskwela! Iandam ang inyong mga radyo, cellphone, bopen o papel. Ug ayaw kalimti ang paghugas sa kamot o pagsuot sa face mask sa dili pa magsugod ang klase. Para siguradong safe ka o nakatuon pa.
Maminaw ug makita ita uban atong mga teachers sa kahanginan. Matag Martes ug Huwebes alas 3 sa hapon dinhi sa inyong paboritong estasyon DXBU 104.5 FM. Ug streaming live sa DXBU 104.5 FM official Facebook page. Ug ALS 2.0 Malaybalay official Facebook page. Radyo Eskwela, magtuunta. Alang sa mga pangutana, komento o suwestyon, i-contact ang RBI Radyo Eskwela sa numero 0936-600-3197 o 0961-785-2062. O si Jeffreline B. Valaron, 26 years old, nagpuyo sa Barangay 7, Malaybalay City. Sa pagkakaroon na ako sa Bukidnon State University o BUCSU, nag-eskwila sa kursong EB Philosophy. Tungod sa Alternative Learning System, nakahuman ko sa akong elementarya o sekundarya. O hinay-hinay na ako nga nakabot ang akong mga pangandoy. Nadungog na ako ni siya pinagi sa programa sa radyo. Na-challenge ko nga na dungog na ako dito na de-eskwilahan nga walay bayad. Tungod anang eskwilahan alternative learning system nga deep ed, dako kayong kausaban sa kong kinabuhi. Ang ALS Radio-Based Instruction Program, usa ka programa nga gimugna alang sa mga out-of-school youth and adults nga wala nakalampos sa ilang pagtungha sa elementarya o sekundarya. Dugang pa tumong niini ang paghatag kahulugan, lakip ang maayong kausaban sa ilang kinabuhi. Gipaluyuhan ang ALS RBI sa Bukidnon State University, College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, lakip ang Department of Education Division of Malaybalay City, inubanan sa suporta sa City Government of Malaybalay, alang sa gustong magpa-enroll ni ining programa o uban pang programa sa Alternative Learning System, palihog lang pagbisita sa Pink House, Alberto Street, Barangay 1, Malaybalay City, o sa pinakaduol nga Community Learning Centers sa inyong lugar. Alang sa dugang nga impormasyon, pwede ka mong mo-text or mo-tawag sa numerong 0905-791-5739. Madunggan ang ALS RBI matag Martes o Huwebes, alas 3 hangtod alas 3:30 sa hapon. Dinhilang sa atong istasyon, DXBU 104.5 FM sa Bukidnon State University. Okay, so ato na nadunggan ang episode 12 nga giuluhan og tubig ingatan, ito ay buhay. Og nang hinaot kami nga natay natun-an sa atong episode karong hapuna. Og katong bag-o pa lang naka-tune in sa DXBU 104.5, ayaw kamo kabalaka kaya naa kitay replay sa atong episode karon. Alang usab sa atong mga ALS learners, palihog tan-awa ang inyong mga RBI worksheets nga gihatag sa inyo sa inyohang mga ALS teachers. Kay adunay mga pangutana din ha. Tan-aw ninyo og tarong, maminaw ta sa atong episode karon aron makatubag kita sa mga pangutana. Okay, so ato nang paminawon pag-usab ang replay sa atong episode karon. Ng alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Tubig Ingatan, Ito Ay Buhay. Magandang araw mga kaibigan. Kayo ba'y handa na sa ating pag-aaral? Pakinggan ninyo ang rap na ito. Yeah.
Ako si Juan Villacruz, linis na ang agos ng buhay, ilog at sa pagkaragatan at batis, kasi di ko matiis, sa mata ay masakit, marami nang nagkasakit, ating dibdib naninikip na sa atin ang patunay, malinis ka sa buhay, tayo ang tulay, sana di na mamatay, ating mundo naman natili na buhay. Oh, yeah. Marunong na kayong mag-rap, di ba? Bakit sinasabing ang tubig ay buhay? Ano-ano ang gamit ng tubig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ang aralin natin sa araw na ito ay pinamagatang Tubig Ingatan. Ito ay buhay. Yeah. Pakinggan natin ang isang kwento tungkol sa kahalagahan ng tubig. Ang pamilya ni na Pedro at Luisa ay nakatira sa Tondo. Tatlo ang kanilang naging anak. Si Cecil ay second year high school. Ang dalawang nakababata naman ay nasa elementarya pa. Isang araw, Tay! Nay! May darating na bagyo. Malakas daw to. Dapat paghandaan natin to. Mag-impak tayo ng tubig at pagkain. Ayusin din natin ang mga gamit at ang mga kasangkapan sa bahay. Oo nga, Cecil. Narinig ko sa kapitbahay natin kanina. Ayun, parang iisang tao na kumikilos ang lahat dito sa ating barangay. Nako, napabalita rin yan sa radyo at telebisyon kanina. Paulit-ulit nga ang babala eh. Siguro, dapat na tayo mag-impak ng tubig. Di baling mawalan tayo ng kuryente, wag lang ang tubig. Importante kaya yan? Siyempre naman po, Nay. Wala pong mabubuhay kung walang tubig. Sabi nga po ng teacher namin sa science, ang tubig ay buhay ng lahat ng tao. Maging ang mga hayop at halaman ay nabubuhay rin dahil sa tubig. Tama ka, anak. Araw-araw kinakailangan natin ang tubig. Sa pagliligo, sa pagluluto ng ating pagkain, sa paglalaba at lalong-lalo na sa pag-inom. Tulad ng mga tao, anak, ang hayop at halaman din ay mamamatay kung walang tubig. O sige-sige, tama na ang daldalan. Tumulong kayo sa pagpupuno ng mga drum at balde para di tayo mawala ng tubig. Dumating nga ang malakas na bagyo. Marami ang nasirang mga bahay. Nawalan nga ng kuryente at tubig sa bayan ng Tondo. Hay, salamat. Buti na lang po at nakapag-ipon tayo ng tubig, Nanay. Oo nga. Kung hindi siguro tayo nakapag-imbak, malamang mahihirapan tayo sa pagluluto ng ating pagkain. Marahil wala din tayong maiinom. Narinig pa ninyo? Mahalaga ang tubig sa ating buhay. Kailangan natin ang tubig sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya, kailangang marunong tayong magtipid sa paggamit nito. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik na sa normal ang lahat. Nagkaroong muli ng kuryente at tubig. Heto, pakinggan muli natin ang pag-uusap ng pamilya. Cecil, anak! May kumakatok! Tingnan mo nga kung sino yan. Opo, Nay! Nay! Water bill po natin! Ha? Naku po, ang taas! Nung isang buwan, 378 pesos lang. Bakit ngayon, 518 pesos na? Ano? Paano nangyari yon? Matagal naman na wala tayong tubig ah. Alam ko, Nanay. Paano naman po kung mag-toothbrush si Makmak, di siya gumagamit ng baso. Tuloy-tuloy na nakabukas ng gripo habang nagsisipilyo siya. Nako, yan si Makmak talaga. Noong isang gabi nga, hindi natin napansin, tumutulo pala buong magdamag ang gripo. Nasira kasi ito eh. Dapat kasi ipinaayos iyon ng tatay mo kaagad.
Sabi po ng teacher namin, kapag maglalaba daw po, huwag itapon ng pinaglabhan kasi pwede pa rin gamitin sa pagdilig ng mga halaman at sa paglinis sa kubeta. Matalino ka talagang bata, Cecil. Tama ka. Sabihin mo yan sa mga kapatid mo, ha? Lalong-lalo na kay Dodong, na kapag naglilinis siya ng bisikleta niya, huwag gamitin yung hose. Dapat gumamit ng basahan at timba para naman makatipid tayo sa tubig. Sige, tulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig. Dapat dahan-dahan ang pagbubukas, huwag agad ito doo isingkas. Mababawasan siguro ang bayarin natin sa tubig pag ginawa natin ang kaukulang pagtitipid at pag-iingat. Sunod na buwan, laking gulat nila na bumaba ang kanilang water bill. Sa kwentong napakinggan natin, malaki ang epekto ng pagtitipid o pag-aaksaya ng tubig. Ngayon, narito ang ilang katanungan. Ano ang mga gamit ng tubig? Bakit ang tubig ay buhay? Paano ang ginawa nilang pagtitipid sa tubig? Ano ang epekto sa pamumuhay natin kung mawawalan tayo ng tubig? Kayo, marunong ba kayong magtipid ng tubig? Ano ang balak ninyong gawin upang ipakita na may natutunan kayo sa aralin ito? Maaaring gumawa kayo ng poster tungkol sa kahalagahan ng tubig. Inyong napakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Ato na nadungog ang replay sa atong episode karon nga naguluhan, Tubig Ingatan, Ito Ay Buhay. Okay, so karon Teacher Valen, hataga na to og higayon ang atong mga learners nga balikan pag-usab ang ilang RBI worksheets og siguro daghan na silang natunan sa ilang gipaminaw karon. No, samtang gatubag ang atong mga learners sa ilang RBI worksheets, ato pong hinumduman ang mga importante nga mga terms or mga termino aron mas masabta nato ang atong episode karong hapuna. Yes, sakto Teacher Valen. So sa ating narinig na dula ngayong hapon, may mga ideya o mga termino na dapat tandaan. Una, babala o sa English, warning. Isang instruction na inilalagay o sinasabi upang makaiwas sa sakuna o pangyayari. So halimbawa, ito ay para mag-ingat ang tao. Pangalawa, bagyo. So, ito ay unos o sigwa. Halimbawa, ang Bukidnon ay tinamaan ng isang bagyo. Pangatlo, mag-imbak o mag-ipon. Halimbawa, mag-imbak tayo ng pagkain para sa hinaharap. Pang-apat, pagtitipid. Ibig sabihin, pag-iimpok. Halimbawa, ang bata ay kailangang turuan tungkol sa pagtitipid. Panglima, nasira o napinsala, nawasak o nadurog. Halimbawa, nasira ang pananim sa bukid dahil sa isang bagyo. So, tandaan din natin ang ilang mga paalaala tungkol sa kahalagahan ng tubig. Una, ang katawan ng tao ay pangunahing tubig. Ang adult body ay 70% na tubig. So basically, ang katawan natin ay tubig na nakabalot sa balat. At sa pamamagitan nito, ang tubig ay mahalaga para makamtan natin ang malusog na katawan. Pangalawa, ang tubig din ay nagbibigay ng daluyan upang gawin ang inyong dugo. Tumutulong sa paglipat ng pagkain sa pamamagitan ng iyong digestive tract at pag-alis ng basura mula sa bawat cell sa iyong katawan.
puso, uminom tayo ng 8 baso ng tubig araw-araw upang palitan kung ano ang nawala sa pamamagitan ng metabolismo. Ang iyong tiyak na pangangailangan sa tubig ay dapat isaalang-alang ang iyong antas na pisikal na aktibidad at ang hierografiyang rehiyon kung saan tayo nakatira. Okay, so Teacher Valen, pag-usapan muna natin saglit ang kahalagahan ng tubig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, mahalaga ang tubig sa ating buhay dahil isa ito sa mga bagay na nagbibigay buhay sa atin bilang mga tao. So, ang katawan natin ay kailangan ng tubig upang mabuhay at magkaroon ng sapat na lakas upang magawa ang mga aktibidad sa araw-araw. So, ang tubig din ay kailangan natin araw-araw. No, tulad ng paghahanda ng pagkain, pagliligo, paglilinis, at pagpapanatili ng maayos na kapaligiran. Okay. Tama, Teacher Valen. At hindi lang tayong tao ang nangangailangan ng tubig, kundi pati rin ang mga hayop, mga halaman, at iba't ibang organism na nabubuhay dito sa mundo. So, kabuuhan, ang tubig ay tahanan ng ilang hayop sa mundo. Ang hayop na ito ay pinagkukuhanan din ng mga mamamayan ng pagkain. Ang tubig ang nagbibigay ng buhay sa mundo, natirahan ng mga tao at hayop, halaman at iba pang likha ng Diyos. Tandaan natin na ang simpleng pagtitipid ng tubig ay may katumbas na kapakinabangan, kaya't mahalaga naman na maging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na buhay. So sabi pa sa National Water Resource Board or MWRB, hinahikayat tayo na magtipid ng tubig upang makaagapay sa pag-iimbak at pangangalaga sa isa sa pinakamahalagang likasyaman, ang tubig. So narito ang ilang gabay sa pagtitipid ng tubig. Una, tiyaking hindi tumutulo ang gripo. Pangalawa, magtipid ng tubig sa pagliligo. Pangatlo, ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga sirang tulo. Pang-apat, gumamit ng baso sa pagsisipilyo. Okay. Pang-lima, mag-recycle ng tubig. Pang-anim, diligin ang mga halaman bago sumikat ng ang araw, sa umaga, at sa dapit hapon. At mag-imbak ng tubig, ulan. So ito ay ayon sa MWRB or National Water Resource Board. So sabi nga ng famous na kasabihan, no? Save water, save life. So inga na gyud kaimportante, Teacher Thel, ang tubig sa atong kinabuhi, no? So hopefully ang atong mga learners or sa atong mga suking tagpaminaw makabalo gyud ta og kanabitong magtipid og tubig, especially karon nga malabot na ang summer. No, medyo hinahinay na ang atong tubig. So, kini nga episode karon magtabang ka nato nga pahinumduman ta. Unsa gyud ka kanang bililhon, kaimportante ang tubig. Yes. Sa ingon pagani sa uban, Teacher Valen, nga mas maayo pa daw nga walay kuryente. Walay tubig. Basta naalang yung tubig. Okay. Lisod ba yung kaayo nga walay tubig? Okay, maugin na atong gabuhaton sa matag-adlaw. Gagamito nato siya. Sa tanan natong buluhaton sa atong panimalay, gagamito nato ang tubig. So, nga na yun ka, importante ang tubig sa atong kinabuhi. Kay, no? Maingon pa sa atong episode karon, tubig, ingatan, ito ay buhay. So, kung yes, walay tubig, wala yung kinabuhi. No? So, I hope, no, nga ato ang mga learners, ato ang mga kanang viewers karon sa atong yes, FB Live, naagid sila natunan sa atong episode karong hapuna. Ano, basic lang kaayo ni siya nga pahinumdom, no? Basic, pero kinahanglan nato yun kanang ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing kay wala yun tayo kinabuhi kung walay tubig. Yes, og Teacher Valen, yes, aduna tay mga viewers sa atong FB Live karong hapuna. Yes, salamat. Okay, all the way from Insa man ni sila, watching from District 10, yes, Rina May Durias. Nagikan pag nanapa na sila sa Silaik ha karon, asa baka ni sila sa Buangita. Okay,
watching from DepEd Malaybalay City Division, si Ma'am Jasmine o sa ilahang Ma'am Ethel and Ma'am Gretchen. Salamat kaayo. Sa itong mga ALS Division Focal Person. O, ubansab kay Danica Ake, no? Maayong hapon watching from Linabo Central School District 8. Happy watching and listening. Yes, together with Ma'am Norma Manubag, ang ilang District ALS Coordinator. O sa tanan ng mga mobile teachers nga naa din ha. Yes, og napatay uban nga. Hi everyone, watching from Kalasungay Central School, si Ma'am Raff. Yes, also watching from Kalasungay Central School, Ray Whitley Meliston Jr. Salamat Doy, Sir Doy. Then, Terry Mangiran Boy Banting. Good afternoon everyone, ingon pa niya. Yes. So also from Merly Falame, magandang hapon po. Ang iyong tagapakinig mula po sa Distrito 5. Okay, from Terry Boy Banting, good afternoon from San Jose Elementary School. Yes. Thank you, ma'am. A friend of mine is also watching all the way from Lanao del Norte. Wow, from Lanao. Yes, Miss Rohaima Kabili. Okay, hi, thank ma'am. You, ma'am, sa pagtanaw. Yes. Okay. So, also from Marilyn Hieronimo. Okay. Magandang hapon sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyo mula sa Distrito 4. Oh, hi kay Tatay Norman. Yes. No? Thank you so much. Mapasalamaton kayo, mi. Pag-usab sa mga naminaw karon sa atong DXB 104.5 FM o sa mga nagtanaw sa FB live streaming via DXB 104.5 FM FB page. So nanghinaot kami nga hangtod sa sunod nga adlaw, no? Adlaw ang Huwebes sa susamang oras, alas 3 sa hapon hangtod alas 3:45 dinhi lang sa DXB 104.5. Yes, uban sa inyong mga teacher sa radyo. Ako si Teacher Valen. Ako si Teacher Ethel. Nga nag-ingon kaninyo, daghang salamat kaninyong tanan. O God bless us all. Dito nagtapos ang lesson para karong hapuna. Sa tanan nga naminaw ni ining RBI lesson, i-text ang inyong kompletong pangalan, barangay ug ang title sa episode nga inyong napaminawan karong hapuna sa numerong 0905-791-5739 o i-like ug bisitaha ang Facebook page sa ALS Malaybalay. Mao ang capital A L S space capital M small letters A L A Y B A L A Y ALS Malaybalay ug i-download ang electronic copy sa workbook para matubag ninyo ang mga pangutana kabahin sa atong lesson karong hapuna.